Good morning po. Sige. Maya-maya ako pupunta. Pupunta ako dyan maya-maya ako lagi magpapakain na aking mga alagang baboy. Okay, okay. Sige, sige po. Okay. Okay. Bye-bye. Hello, magandang buhay, magandang araw mga kaibigan. Medyo naaantala ng konti yung ating pag-vlog. Sapagkat meron po tayong tawag na isang customer na nagpapaservice sa atin. So, EI po yon. At ngayon po ay muling nagbabalik ang inyong kaibigan sa pagpapatuloy ng mga magandang adhikain sa larangan ng paghahayupan. At dito ay muli po nating bubuksan at muli ko pong ipagkakaloob at magdulot ng kasiyahan, kaaliwan at kaalaman na siya po nating hahalukayin upang ibahagi sa mga taong nangangailangan. Lalo na po sa pagbababuyan. Yan. Halina't ating pag-usapan mga mamunting kaalaman sa paghahayupan, lalong-lalo na sa pagbababuyan. Ikaw, kaibigan. Ikaw, kababoy. Ikaw ba'y nag-aalaga na? O mayroon kang inaalaga ang baboy? Marami po tayo ng pamamaraan ng pag-aalaga at marami din po tayong linyada sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Ang tanong ko ay, ikaw ba'y nag-aalaga na ng baboy? Kung ikaw ay nag-aalaga na ng baboy, dapat po nating pakinggan ang mga bagay-bagay na makakapagdagdag ng ating munting kaalaman sa pag-aalaga ng baboy. At kung ikaw naman, kaibigan, ay wala pang alaga at wala ka pang planong mag-alaga ng baboy, so ito yung pagkakataon mo. Lalo na kung mapapanood mo ang ating video na ito na siyang magbubukas sa ating isipan, sa ating puso, na maganda pala ang paghahayupan. So ano pa ang hinihintay natin? Kaya mga kaibigan, mga kapigi, patuloy lang po kayong sumuporta at panoorin ang video ito sapagkat dito ay ating hahalukayin at ating ibabahagi ang mga munting kaalaman sa pagbababuyan. Yan. Ngayon po ang ating pag-uusapan o ang ating topic dito ay tungkol sa inahin. Marami na po ang nag-aalaga ng mga inahin. At marami na rin po ang mga sanay mag-alaga ng inahin. Subalit, pagdating po sa inahin, marami rin po ang naliligaw dahil sa lumang pamamaraan ng kanilang pag-aalaga. Pag nanganak ang inahin, ay basta na lang po binibigyan ng pagkain. So, yun po ang ating pag-uusapan dito. Ano ang dapat gawin at gaano kadami ang binibigay na pagkaing feed sa inahin pagkatapos umanak. Yan po ang ating pag-uusapan at pagkukwentuhan. At ating bibigyan din ng kahulugan o katumbas ang bawat isang biit kung ilang parte o ilang porsyento ng feed ang kinukuha sa inahin para ang inahin ay manatiling malusog at masigla at patuloy na makapag-supply ng maraming gatas at hindi namamayat ang inahin hanggang sa ito ay hiwalay. Kaya kaibigan, huwag kang hihiwalay at patuloy mo itong subaybayan sapagkat yung ating usapan o yung ating kwentuhan dito ay maaaring makapagdulot sa iyo ng magandang idea sa pag-aalaga ng inahin. Yan po ang ating pag-uusapan. Ito po yon. Kapag tayo po ay mayroong isang inahin na atin po itong napakastahan at atin po itong napabuntis at mag-iintay po tayo ng 112 to 114 days at lagi pong ganun ang due date ng bilang at ito po ay nanganak, so dito po tayo tututok. Ito po yung ating pag-uusapan. Pagka siya ay nanganak na, atin pong pag-uusapan kung gaano kadami ang ibibigay na pagkain sa inahin mula
isang araw o first day ng pagkaanak hanggang 7 days. Yan. Ganito po yon mga kapigi. Ang ating inahin pagkatapos ng manganak, so nililimitahan po natin ang pagbibigay ng pagkain. Ang ginagawa po, nagbibigay lang tayo ng konting pagkain kumpara sa dating kain niya o sa regular na kain na nung siya ay buntis pa. Bakit po? Iniiwasan po natin ito na biglang lumubo yung tiyan o umusog kasi kala sisilang lang ng kanilang mga anak. Yan. Ay iniiwasan din po nito na kapag umusog po yung tiyan ng inahin, hindi magpapadede at tatamaan po ng lagnat. So magkakaroon po ng problema ang inahin. Pangalawa, magkakaroon ng malaking problema ang mga biik. Kaya dito sa video ito, ay ituturo at ibabahagi rito yung tamang pamamaraan ng pagbibigay ng pagkain. Yan. Ang ginagawa, kung dating kumakain ng 2 kilo sa maghapon ng inahin, umaga at hapon, pagkatapos sumanak, ito po ay feeding 1/4 sa unang kain, 1/4 kilo po ng feeds at 1/4 kilo sa hapon. So ginagawa ito ayon din sa akin o base sa aking mga karanasan, kaya isi-share ko lang po. At pagka ganito ang ating pamamaraan, mananatili po yung kagandahan ang supply ng ating gatas para maganda rin po at maging malusog ang mga anak. Second days, hanggang 5 to days, unti-unti po nating dinadagdagan ang pagkain para naman po may panlaban ang ating inahin at hindi humihina sapagkat ang mga biik po ay unti-unti na pong lumalakas ang pagdede. At unti-unti na rin pong nauubos ang supply ng gatas kung malimit dumidi tapos ang atin mong pagkain po ay kulang. So wala rin pong suporta na maibibigay ang ating inahin. Kaya ganun po yung ating pamamaraan hanggang sa umabot po ng 7 days at 8 days, unti-unti na po natin i-back to normal yung ating pagbibigay ng pagkain. So yan po. Yan po ang mga unang hakbang natin. At ang pangalawa po, ito ang napakahalaga sa ating mga inahin at sa ating mga biik. Gaano ba kadami? Maikli lang po yung ating ano, yung ating vlog na ito. Maikli lang pero may makabuluhan. Yan. Gaano po ba kadami ang kabahagi ng bawat biik na bawat biik na pits na nakukuha sa ating inahing baboy? Yan. So maganda po ito. Magandang topic. Kasi kung ikaw nga ay nag-iinahin na hindi mo ito nagagawa, so ito panahon na para ito ay gawin mo. Yan. Halimbawa po yung ating isang inahin ay nagkaroon ng anak na 10. Yan. Yung ating mga kaugalian na pagpapakain, kung ano yung dami ng ating binibigay na pagkain sa inahin, halos nadadagdagan lang ng kaunti kapag sila ay may mga anak na. Pagkalipas na po yung 2 linggo. So, ano po ang nangiging resulta at ano po ang nangyayari sa ating inahin? Di po ba mas marami ang inahin na pumapayat? Dahil po sa yung requirements ng mga biik na kinukuha sa inahin ay nauubos ng mga biik yan. Nauubos po yan. Kaya yung pong inahin ay unti-unting pumapayat. Dahil po kulang ng pagkain yung inahin. Kaya yung pong kabahagi ng mga biik na kanilang parte na dapat ay sila ay mayroon ay ang parte ng inahin ang kanilang nakukuha. Nakakalito ano po? Bakit po? Kasi ganito po yan. Ang bawat parte po ng ating isang biik kapag sila ay nasa edad na 1 linggong pataas hanggang 2 linggo hanggang sa iwalay, ang parte po ng pagkain ng biit na kinukuha sa inahin ay 1/4 kilo. 1/4 kilo po mga kapigi. Yan. Bakit po? Kasi talaga pong 1/4 kilo. Yan. Kaya po kung ikaw ay mayroong 10 biit o mer ang iyong inahin ay may anak na 10 biit, kwentahin po natin. So dito lalabas po kung gaano kadami ang pagkain ng isang inahin bawat araw.
hanggang sa iwalay. Yan. Kaya po dito, ang kabahagi po ng bawat inahin, ng bawat biik na nakukuha parte sa kanyang inahin ay 1/4 kilo. Atin pong kwintahin, 1/4 kilo, meron po tayong 10 biik. So, yung pong 4 na biik, katumbas po ng 4 na kilo. So, yung pong 8 biik, katumbas po ng 2 kilo. So, sa makatuwid po, 10 yung biik, kaya yung ating may bibigay na pakain ay 2.5 kilos. Yan po, maliwanag. 2.5 kilos. Ngayon, yan po ay para sa mga biik laang. So, yan po yung parte na kanilang dapat makuha sa inahin. Ngayon, kung tayo po ay magbibigay laan ng 2 kilo na pakain sa maghapon sa inahin, ano po ang mangyayari sa inahin? Mamamayat at hihina po yung source ng gatas. Kaya ang nagiging problema po, mga kapigi, yung time ng pagwawalay ng inahin saka po bumabagsak. Kasi po lack of calcium na, lack of nutrition na po, hindi na po kinakaya ng inahin. Kasi yung kabahagi ng mga biik ay kinuha na pati yung sa inahin. Kasi nga po kulang yung pigs. Tatandaan po natin, lagi pong 1/4 kilo every piglets ang kabahagi niya na kinukuha sa inahin na pagkain. So, ano po yung ating gagawin? So, ganito po yan. Ang gagawin po natin, dadagdagan po natin ang pagkain ng inahin. Bibigyan po natin na ang inahin ay 1 kilo sa umaga at 1 kilo sa hapon. Yan. Mag-inanal po yun, 2 kilo. So, gaano kadami ang kabahagi ng mga biik na kinukuha sa inahin. Yung ating pong kwento kanina, yung ating kwenta ay 2.5 kilos. So ngayon po, ilan pong kilo ang dapat nating ibigay na pakain sa inahin sa maghapon? So, nangangailangan po tayo ng 4.5 kilos every day. 4.5 kilos every day. Pero pwede po nating dagdagin yan. Depende pa rin po sa kakayanan ng inahin kung kayang ubusin. Yung dagdagan natin, gawin natin 5 kilos every day, 2.5 sa umaga o 2.5 kilos sa hapon. Pero kung hindi naman po kinakayang ubusin at sinasayang, ibalik po natin o ibigay po natin yung normal o yung tamang dosage ng pakain ng inahin. So yan po yon. So ngayon, sa ganitong paraan, yung ating pong inahin ay hindi mamamayat. Yung pong ating inahin ay patuloy na magbibigay ng magandang gatas. Yan. Kaya po karamitan sa atin mga nag-aalaga, kahit nung una ay wala akong karanasan, walang control, pero maraming nasasayang. Ano? Walang control, hindi nga nauubos ang pagkain. Kasi po, hindi natin binigyan ng tamang dosage kung paano natin pakainin ng tama ang ating mga inahin. So, ito yung po ang aking pagbabahagi na bagamat maikli, ay may kaunti namang dulot na kaalaman, doon po ito sa mga nag-iinahin. Kasi kung ikaw ay nag-iinahin, ito na yung panahon na gagawin natin o gawin mo para makatulong at gumanda ang iyong mga piglets. Simple. Dito po, wala tayong pinakitang video na tungkol doon sa mga baboy o doon sa mga inahin na nadede na may 10 biik. Wala po tayong pinakita. Dito, nagbahagi lang po tayo ng ating munting kaalaman base sa aking pong mga naging karanasan. At ito rin po yung aking isinishare dito sa Backyard Hog Racer na kapag ka ako ay kinakausap, lagi ko po itong isinishare. Tuloy-tuloy po ang ating pagbabahagi ng munting kaalaman. Kaya kung mayroon ka pa bang kaibigan na mayroong mga pwedeng ibahagi, i-comment lang po at pwede po kayo magtanong dito sa ating munting channel, Mayor's Vlog. Kaya mga kaibigan, mga kapigi, naway nakapagdulot muli ng kaunting kaalaman ang ating pong video na ito at ang inyong channel, ang inyong lingkod, Charlie Mayores, laging nakasubaybay sa bawat oras at sa bawat araw, lalo na po sa mga magbababoy at maghahayupan. Bye-bye po and God bless to all.